Ay, nako. Bata-bata ko pa para makita ang lahat ng gantong paaga. Patay! Oh, anak. Nandito ka na pala. Kumusta exam? Ayos naman po, tay. Yung baga at atay niyo po ba? Buhay pa po ba? Sira ulo ko talaga. Pumasok ka nga doon. Baka kumuto pa yung sabi sa'yo, hindi medalya. Nay! O anak, kamusta ang exam? Mabuti naman po, Nay. Sige po, Nay. Magre-review na po ako. O siya, sige. Kailan ang tapos ng exam mo at ipapa-check up natin ang tatay mo? Ah, sa Biyernes po, Nay. Patapos na. Sige po, Nay. Punta na po akong kwarto. Magandang umaga, Mr. and Mrs. Santos. Kamusta po kayo? Naku po, eto na, Doc. Bumalik na naman ho sa bisyo niya itong asawa ko. Hindi na lang po siya naninigarilyo ngayon. Umiinom na rin ng alak. Minsan nga po eh, masyado nang mausok sa bahay. Kakasigarilyo niya. Hindi na rin po kami masyadong nakakahinga ng maayos. Naku po, mister. Masama po ang pagbibisyo. Tulad ng pag-iinom ng alak at paninigarilyo sa inyong katawan. Ang usok na ito ay maaaring magdulot ng maraming sakit tulad ng obstructive pulmonary disease, tuberculosis, hika, o cancer sa baga. Kaya hanggang maaga pa, itigilan nyo na po. Bakit ba ang dami sinasabi nito? Di niya siguro alam na ang sarap sa pakiramdam ng manigarilyo. Nung kumpare ko nga, nakakahigit isang kahapa sa isang araw. Okay po, Doc. Maraming salamat po sa oras. Nako, walang anuman. Basta after 1 week, balik kayo para maobserbahan. Nay, tay. O anak, ba't ganyan ang tsura mo? Ayos ka lang ba? Ah, opo, Nay. Sige po, may naalala lang po ako sa school. Punta na po akong ba. Iyangan mo, mukhang nababarkada. Ano ka ba? Matanda na si Isaiah. Alam na niya kung anong tama at mali. Iyan ka na naman eh. Lagi mong protektahan yung anak mo. Paano yung pag-aaral niya? Pabayaan na? Huwag na huwag mong pagsasabihin ng ganyan ang anak ko. Dahil hindi siya katulad mo, na walang pakialam sa mga taong nakapaligid sa'yo. Ganyan mo ba tingin niyo sa akin, tay? Ginagawa ko lahat para sa pag-aaral ko tapos ganyan ang dating sa inyo? Hello, visit. Sino ba to ang aga-aga? Hello, Mr. Santos. SD Medical Center po. Kailangan niyo po pumunta ng ospital ngayon. Nasa emergency room po ang... Ano pong balita? Ano pong nangyari kay Itay? Sir, kumano po kayo para mabigyan ko po kayo ng impormasyon. Kailangan po ng pangalan ng tatay niyo. Arvin. Arvin Santos. Please po, kailangan ko na pong malaman kung asan ang tatay ko. Wala na po akong panahon dyan para sa mga paliwanag nyo. Asan siya? Sir, kaya ko po kayo doon dinadala kasi wala naman pong na-admit na ganong pangalan dito. Kung gusto nyo po, tingnan nyo po yung room 11. May Santos po doon kaso hindi po yung hinahanap yung Santos. Ay? Hindi totoo yan, ay. Doc, anong nangyari? Pinanulungkot ko po sabihin na inatake si Mrs. Santos. Kapag alam mo kasi sa autopsy na dahilan ng kanyang pagkamatay ay bunsod sa paninigarilyo. Doc, anong nangyari, Doc? Hindi naninigarilyo sa inay. Meron tayong tinatawag na second hand smoke. Ito yung mga usok na dala na mismo naninigarilyo. Sa katotohanan yung mas malala pa ito kaysa sa mainstream smoke. Kaya pasensya na po, ginawa po namin ang mga kaya. Nay, gumising ka dyan, Nay! Anak, tama na. Wala na ang inay. Huwag mo kong hawakan, Tay. Wala na, masasakit pa na sa kapabayaan ko dahil doon namatay ang inay. Tawarin mo ko, anak. Anak, kumusta ka dyan? Sana masaya ka sa recollection mo ngayon at marami kang matututunan. Gusto kong malaman mo na proud kami sa'yo. Bilang ina mo, nalulungkot ako tuwing nakikita kang malungkot. Nalulungkot din ako kapag nagagalit ka sa amin ng itay mo. Pero anak, para iyon sa'yo. Mahal na mahal kita
Kahit na araw-araw kami nag-aaway ng tatay mo, eh, para rin naman sa'yo yun. Ayaw lang kitang makitang malungkot lalo na kapag nalaman mo na may severe corona heart disease na ang inay. Alam kong nagpapakahirap ka sa pag-aaral at ayaw ko nang dumagdag pa sa sakit ng ulo mo. Mula nung malaman ko yun sa doktor, ginagawa ko ang lahat para bumuti ang kalagayan ko. Nag-aaway kami ni Itay kasi ayaw niyang ipaalam sa'yo ang sakit ko at gusto niyang magbagong buhay para sa'yo. Pagpasensyahan mo na lang ang Itay kapag masyadong makulit pag nagbibisyo. Anak, alagaan mo ang Itay. Ipangako mo sa akin na kapag mawala man ako sa tabi mo, aalagaan mo ang Itay at lalo na ang sarili mo. Huwag na huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Nandito lang ako sa tabi mo. Hindi mo man ako araw-araw na nakikita. Pero anak, nandito lang ako.